What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit ang like button. Follow me also on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rawraw Ryan on TikTok. Rawraw Ryan! Eto na naman tayo at sasagot sa isa sa pinakamadalas na tanong, okay ba mag-car cover? Alam ko, halos lahat ng post ng mga tanong tungkol sa kotse sa Facebook, may comment ng car cover po, baka interested. Tapos sa episode ko ng Top 10 Enemies ng Car Paint, ang number 1, car cover. Gulat ka, no? Gulat kayo, no? Ako rin eh. Kung ngayon ka lang nagulat, sure ako, hindi mo pa napanood yung video na yun. Kaya mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para parati kang updated. Siyempre, kotse mo yan. Desisyon mo ang paggamit ng car cover. Pag-usapan natin ang pros and cons ng car cover. Tapos ikaw mag-decide. Siyempre, kapag may car cover, matik nang may physical protection laban sa mga pusa, dagta ng puno, dahon, bird poop, at malilikot na bata. Bawas pagkakataon ng magasgas sa tabing kalsada. Tapos may protection rin from direct sunlight. Ang UV light kasi ang nakakasira ng pintura natin on a molecular level. Kaya malakas maka-fade ang araw, lalo na sa color red. Hashtag, alam mo ba, hindi rin ako sure. Ideally kasi, pare-parehas ang pintura ng kotse. Pero according to studies, color red ang pinakaunang color na nakakakuha ng pansin. Kaya siguro sila rin ang unang napapansin kung faded na. Tapos iwas gabok rin kapag naka-car cover. Lalo na kung matagal mo nang hindi ginagamit. Tsaka pinakagusto kong rason para mag-car cover, iwas magnanakaw. Hindi nila kita ang gamit sa loob ng sasakyan. At the same time, hindi rin nila alam kung anong mahiwagang kotse ang meron sa ilalim nito. Pero kapag naka-car cover ka naman, posibleng masira ang pintura ng kotse mo. Nakakita ka na ba nang nag-post na nagkamansya ang kotse dahil sa car cover? Iba-iba kasi ang quality ng car covers dito sa atin. Yung iba, basta nakapagpatahi lang, kaya walang siguraduhan sa materyales na ginamit. Imagine mo na lang yung pinaghalo mo yung puti sa decolor. Sabi rin nila, nakaka-protect ang car cover sa weather. Hashtag, alam mo ba, na tuwing mahahanginan o tuwing magkaka-movement ang car cover na nakalapat sa kotse mo, nagkakaroon ng friction? Gasgas ulit yan. Tapos diba kapag umaga, pagsilip natin sa alaga natin, minsan may moist. Imagine mo yun, tapos paulit-ulit nabibilad sa araw. Oxidation bagsak niyan. Kalawang at maagang pag-deteriorate ng rubber. Tsaka kala mo nakatipid ka sa car wash. Kapag madumi ang kotse, tapos binalutan ng car cover na nakabilad sa araw, mas grabe ang damage na nagagawa ng impurities o dumi na nasa kotse tapos tinakluban. Kaya bago takluban, car wash rin muna. Okay? Pantay ng tig-apat ng positive at negative effects ng car cover sa kotse natin. By the way, if ever pala na-decide mo mag-car cover, yung breathable dapat ang kunin, hindi waterproof. Kasi more or less, yung waterproof, hindi breathable. Importante yung breathable kasi kung hindi, mas nakakasira pa. Kaya may mga genuine car cover. Importante dito ang materials ng cover at yung car specific para hindi maraming friction. Eto sa akin lang ah. Araw-araw mo ba ginagamit ang kotse mo? Kung oo, araw-araw mo rin to tinataklob at inaalis. Araw-araw mo rin lilinisin ang car cover kasi grabe yung alikabok sa atin. Kaya ako, alaga na lang sa paint. Tapos, sun visor na lang. Pero kung nakagarahe ka at special na kotse ito na matagal nang di mo gagamitin, okay, siguro mag-car cover kasi walang hangin at walang magkukos ng friction. Ako, dati may car cover, pero ngayon wala na. Ang bottom line dito, ang paggamit ng car cover ay may trade-off. Depende na lang kung alin ang mas mabigat para sa'yo dun sa mga pros and cons. Yung meron ka nga, pero nagagasgas pa rin, o yung wala, at you take the risk. Sana nakatulong at sana nakadecide ka kung kukuha ka talaga ng car cover. Oh, ba't ka nandito? Siguro para lang doon sa free giveaway, no? Tama naman. Sino bang may ayaw ng free, di ba? Sabi nila, wala nang libre sa mundo, pero meron pa pala. Gusto mo ba ng informative car content? Mag-subscribe ka na sa channel ko. Search Real Ryan on YouTube para maganda ang car ownership experience. Real Talk Alert.
Ang dami ko na kasing napapanood na kung ano-ano sa YouTube. At malamang, hindi napapanood mo. Meron yung nagtuturo ng kung ano-ano, mas marunong pa siya sa nagdesign ng kotse. Imagine mo, push start, ginawang push, push, push start. Yung tinuturo ko po sa inyo ay kayo lang po makakalam. So gagawin po na i-share po natin sa ibang mga car owners para po sila matuto din. Yan, mali po yun. Yun, mali po yun. Kaya po, biglang ang daming lumalabas dyan sa dashboard. Meron rin yung mga nagre-review ng kotse ng iba. Pero purong mukha naman niya. At nagagasgasan pa yung auto. Suwa naman. Ang bastos, di ba? Marami na rin akong nakakabanggaan na admin dito sa Facebook groups. May mga groups kasi na ayaw nila na natututo ka para nauuto ka. Kaya kung nanonood ka ng video na to at galing sa isang car group, magpasalamat ka na sa admin. Dahil walang masama sa dagdag na kaalaman sa kotse, ikaw rin naman ang makikinabang. Kung naniniwala ka sa akin na ang araw ang nakasira ng dashboard ng kotse mo at ayaw mo masira ang dashboard mo, ito ang libreng foldable sunshade. Thank you, NWB! At huwag kalimutan bumili ng Nippon Wiper Blade sa Ace Hardware at sa Blade. Subscribe ka lang sa channel at mag-tag ng 3 friends sa comment section para mapanood nila ang video na to. Tapos, mag-message sa Real Ryan Facebook page. Ting! Uy, yung shipping fee sagot mo ha? Hindi to raffle, giveaway to. More than 1,000 pieces. Kaya tag lang ng tag. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Thank you for watching. Peace. So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace. Guys, 70% daw ng nanonood sa akin hindi pa subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo. Thank you. Teka. Huwag mo munang i-click, kundi magbabayad ako sa Google. Kung gusto mo ng informative content tungkol sa car ownership, subscribe ka na sa channel ko, Search Real Ryan on YouTube, para maganda ang ownership experience. Thank you for watching. Peace.